Hello, hello, hello! Welcome back sa channel natin. And today, may bago tayong power station na ititest. Ito po yung Yoku Portable Power Station. Kapag bibili kayo nito, marami silang options. May around 6,000, mga nasa 500 watts yun. Itong binili ko ay, nabili ko siya ng 10,800. Ito ay meron daw 1,000 watts na power ng inverter. At meron siyang 1,400 ang power na battery. Tignan na natin agad yung features niya. Meron siyang 4 na AC outlet. So, parang ang ka-level nito ay yung EB17 na nasa 25,000. Ito, 11,000 lang. Ang tanong lang ay kung gaano kalaki yung battery niya. Una ko napansin sa kanya ay medyo magaan siya. Kasi compared sa last na tinest natin, ito. Yung Thunderbox na 600 watts power station. Ay mas mabigat talaga siya. So, ewan natin kung totoo yung battery capacity niya. Itetest natin niya mamaya. So, for now, itest na muna natin yung mga features niya. Meron siya dalawang Type-A na USB. Dalawang power delivery na Type-C. At yun, apat na AC outlet. Merong LED light dito. Tingnan natin yung display. Ayan, 12.6 yung voltage. 100% yung battery. Ayan, yung LED. AC. Yun lang, 50 Hz pala siya. Ayan. Mamaya bubuksan natin sa loob. Titingnan natin kung pwede natin ma-convert. At yung voltage, 12.6. So, mukhang hindi life PO4 ang battery nito. Lithium ion. So, una natin itetest yung USBs kung ano ba yung mga yan. QC 3.0 naman siya. Supported niya rin yung iba yung protocols ng Samsung at Huawei. So, yun nga, hindi laging reliable yung pag-check lang sa kulay ng USB kasi kulay white siya eh. Usually kasi kapag high speed yung USB niya ay kulay blue, kulay orange. Ito kulay white. Akala ko ay mabagal lang ng USB pero hindi. Around 25 watts siguro yung max nito. Try natin yung Type-C. So yung Type-C natin 20 watts lang at hindi siya QC 3.0. Makikita nyo hindi niya supported yung ibang protocols. Power delivery lang talaga siya. 20 watts. So parang magkapareho lang sila ng wattage nitong Type-A. Try natin yung isa. Baka iba yung output na makuha natin. Mukhang pareho lang sila. Ayan, 20 watts din. So eto QC 3.0 mukhang 20 watts to 25 watts. Eto 20 watts yung Type-C natin na power delivery. At next, itest natin yung DC output niya. Walang switch dito, so I guess naka-on lang yan lagi. At baka direct sa battery lang yan. 12.4 volts. Try natin yung isa. 12.4 din. Yung eto, 12.4 din. So magkakaparallel lang siguro itong tatlong to. At naka-direct sila sa battery. Pag nakapatay kaya yung power station, may output yan. Meron. So kahit nakapatay yung power station, may output yung DC output natin. Kaya nga walang switch dito. So baka naka-direct lang yan sa battery. Next, itest natin yung AC output natin. Check natin kung anong voltage ng AC output. 220 volts. At, ayan, 50 Hz nga. And then, check natin kung pure sine wave talaga. Ayun, buti naman at pure sine wave siya. Nakalimutan ko palang banggitin yung mga kasama niya. Ito po ay may free na bag. So meron siyang free na carrying bag. At yung charger niya 12.6 volts, 5 amps, 63 watts. So yun yung charger niya. At malalaman mo na cheap na power station siya kapag meron siyang kasamang mga USB connectors. Ayan. Pag cheap na power station, may kasama na lang ganito. So, yun yung included sa package. Now, itest natin kung paano siya i-charge. Kung titignan nyo, nakalagay dito DC. Wala nakalagay kung input or output. Pero since magkakasama sila, common sense, output siya. Pero nung hinanap ko, kung may DC input, ayan, wala. So, mukhang DC input and output to. Since connected siya sa battery natin directly. So kahit patayin mo to, may power na lumalabas dito kasi nakakonect to directly sa battery. So kapag sinaksak siguro natin yung charger natin dyan, matacharge na yung battery. Ayan.
Ayun. So, ganun nga. Ayun, kaya siya napakamura kasi nilagyan lang nila ng battery, sinaksakan ng inverter, na USB module, LED light at display, yun na. Kinabit lang to sa battery. Kaya kapag i-charge nyo, sa DC output din, isasaksak. Malamang hindi niya alam yung display dito, hindi niya malalaman kung sinacharge natin o hindi. Magre-rely ka lang dito sa LED light. Kapag naging green na yan, puno na yung battery mo. So, pwede ba siyang gamitin habang nag-charge? Yes, pwede kasi parang nag-charge ka lang directly sa battery. Hindi niya alam kung nag-charge ka o hindi. May UPS function ba siya? Wala po. Kasi ang UPS function, kailangan nun ng AC input. Para yung AC input mo, yun ang lalabas dito. Ganun po yung UPS. Tapos kapag nawalan ng AC input, magkikick in yung inverter niya, siya yung magpapower dito sa AC outlet natin. Pero wala siyang AC input, so wala siyang UPS. Pwede nating masabi ay pass-through charging. So kapag sinaksak natin to dito, i-charge siya yung battery, kung puno na, titigil siya mag-charge. Tapos kapag naka-on yung inverter mo, magsasaksak ka dito, as long as below sa power ng charger natin, which is 63 watts, manggagaling yung power dito sa charger, hindi madi-discharge yung battery natin para i-power niya yung load na nakasaksak dito na dapat ay below 63 watts. Kasi kapag nagsaksak ka ng more than 63 watts, mag-start na rin siyang kumuha ng power sa battery at dahan-dahan ng malolobat. So, ganun po siya. Wala po talaga siyang UPS function. Buksan na natin para makita natin kung ano ba yung laman. So, ayan po ang laman niya. Katulad lang siya ng mga mura nating power station. Like etong koy at yung isa pang block na power station na hindi ko na makita. So, mga modules lang na pinag-connect. Ayan yung battery natin. Yun yung BMS. Mukha namang hindi cheap yung mga nakalagay na parts. Ewan lang natin kung 1000 watts talaga to. Kasi itong transformer mga mukhang parang pang 500 watts. So baka yung 1000 watts na nakalagay ay surge rating. 1100 pa nga yung nakalagay eh. Oh. So wala nga fuse. I'm not sure. Yung DC output natin eto eh. Connected siya dito. So I'm not sure kung yung fuse ba na eto ay dumadaan after nito. So parang yung fuse ng inverter at ng DC output natin ay iisa lang dito. Kaya pala maraming options tong power station na to na different yung battery capacity. Kasi etong kinuha ko nasa 1,400. Meron pang option na ito 1,600. So mas malaki yung battery niya. Meron pa ata iba mas mataas pa doon. Kasi eto nga. So isang case lang. Isa ng build. Pero pwede nilang lagyan na mas malaking battery. Ito mukhang malaki-laki pa yung space. So, pwedeng dagdagan ng battery to. Try natin tanggalin yung battery. Ayan, lumabas din. So, ayan, makikita nyo tatlong cells. Mukhang lithium ion na prismatic. Cut natin yung plastic, baka mayroong markings. And so, hindi brand yun na mga cells to. Mga used cells. Ewan natin kung ano yung totoong capacity. Wala akong makita markings. Yung BMS natin ay ayan. JBD BPO 3S008. 60 amps siya na 3S. Wala na tayong iba makikita sa loob kasi yun lang naman yung laman niya. Battery, inverter, tapos USB module, display, LED light. Yun lang. Mukhang okay naman yung inverter natin. At mukhang ito yung pwede nating i-modify para maging 60 Hz. Medyo hindi ko lang makita sa ngayon dahil nakapaloob eh. Kailangan natin i-desolder yan para makita ko directly dito kung may pwede tayong i-modify para maging 60 Hz siya. Kaya siya mura kasi katulad din siya ng iba nating nabuksan na murang power station, battery, inverter, at USB module lang yun nakalagay sa loob. Yung inverter naman mukhang marirepair mo naman kasi may markings yung mga MOSFET at IGBTs. Kapag may markings naman, may mabibilang kanyan sa China. So
So ibalik natin tapos i-capacity test natin yung battery dito sa AC para malaman natin kung ilan talaga yung capacity ng battery. So charge ko lang muna. At kapag nag-green na to, mag-capacity test tayo dito sa AC natin. So ayan po, fully charged na. Gamitin natin yung ating power meter. At magkakabit lang tayo ng ating 50 watts na load. So ayan, hintayin na lang natin itong mamatay para makita natin kung ilang oras siya magtatagal sa 50 watts na load at kung ilang watt hours yung makukuha natin sa battery. Sige. Ayan po, tapos nang mag-discharge. Tignan na natin kung ilang watt hours ang nakuha natin. Ayan, so 200 watt hours ang nakuha natin. At nagtagal siya ng 242 minutes or 4 hours. Ewan ko saan nila nakuha yung pagkataas-taas na capacity nila. Pero kung kukumpitin natin yan, nasa 16 amp hour or 16 to 20 amp hour siguro yung capacity ng battery natin. So, huwag kayong nagpapaloko lagi dun sa mga pagkataas-taas na capacity. Sabihin na natin 20 amp hour to. So, ewan ko kung saan nila kinuha yung 1,400 amp hour na capacity. Check natin yung voltage nung cells kasi na-discharge natin, 3.5. So medyo mataas pa naman, hindi naman na-discharge talaga na sobra. 3.2 yung isa at 3.5 yung panghuli. So okay naman, hindi naman na-discharge ang sobra yung battery natin. Possible na mas mataas pa. Siguro nasa, yun, nasa 20 to 25 amp hour siguro ang capacity na ito. Pero ang nagagamit natin 16 amp hour or 200 watt hours. May power losses pa sa inverter, kaya ganun. So i-charge muna natin para matest na natin yung inverter natin. Titignan natin kung ilang watts talaga yan. Yung charger natin ay around 60 watts. Tapos nakita natin na 200 watt hours yung nakuha natin dito. Pwede natin i-estimate kung gaano siya katagal mag-charge by dividing yung 200 watt hours by 60 watts. Kung ilan yung power nung charger natin. So around 3.3. So sabihin na natin 3 to 4 hours bago mapupuno to. Dito nyo lang din siya isasaksak sa DC kahit saan dyan. Ayan. Ayan, fully charged na ulit at pwede na tayong mag-try magsaksak dito sa AC output niya. Yung display niya pala ay battery voltage, percentage, tsaka yung voltage lang ng AC output yung pinapakita. So, walang wattage. Hindi natin makikita yung wattage dito. So, gagamit tayo ng wattmeter natin. Unahin natin yung laptop natin kasi yan yung kadalasang tinatanong kung pwede sa laptop. So, pwede po sa laptop yan kasi kapag titignan nyo sa power brick ng laptop nyo, kalagay naman dyan ay 50 to 60 hertz. Ayan. So, pwede yan. Try natin. Ayan. So, pwede ka mag-charge ng laptop. Mababa lang yung kinukuha. Nasa 18 watts kasi puno yung battery ng laptop natin. Pero malamang kaya niya yan kasi 1,000 watts daw to. So, sinaksak ko muna yung mas malaki natin yung extension para mas marami tayong maisaksak ng sabay-sabay. Susunod natin yung ating 500 watts na halogen lamp. So, around 460. Tumanda na yung fan. Sabay natin yung laptop. Ayan. Tapos try nating i-charge yung ating Thunderbox gamit yung kanyang 200 watts na charger. Ayun, nakita nyo na bumagsak yung ilaw dito kasi bumaba yung voltage nya, na-overload na ata. Pero hindi pa naman mainit yung inverter. Try ulit natin. I-charge lang natin itong power station natin. Wala, namamatay ah. Ayan, namamatay talaga. Ayan, nagre-reset siya. So, hindi niya kaya kapag mga power supply.
hindi na nagcha-charge. So, hindi niya kaya. Malamang, isa sa mga tanong nyo kung pwede dun sa charger ng e-bikes. Baka hindi, kasi yung power station pa lang natin na chinacharge natin, 200 watts lang, hindi niya kaya. So, baka malamang kapag yung charger ng e-bike nyo, hindi niya rin kaya yun. Isa pa siguro sa tanong nyo ay kung pwede sa clip fan. Pwede po yan. Since pure sine wave naman siya, 50 hertz siya, pero sa mga na-try ko na clip fan, hindi naman talaga umiinit na sobra kapag 50 hertz. Mas sensitive siya kapag sa modified sine wave nyo isasaksak. Pero ito ay pure sine wave naman, so mas okay siya. Ayan. So hindi naman siya maugong. So dalawang clip fan yung nakasaksak ngayon. Taasan pa natin. Hala talaga oh, mabagal talaga pag mataas yung load. Maririnig nyo kapag nagdadagdag tayo ng load, mabagal siya. Ayan, ang dami na natin nakasaksak. 5, pang-6 to isa pang clip fan. Pero hindi siya tumataas. Hintayin natin kung mamamatay at 500 watts lang. Halo, ba't na? 80% yun kanina ha. Tingnan nyo ngayon ang battery natin. 15% na lang. Grabe. Ilang minuto lang yun. Ang ibig sabihin lang yan, pangit yung battery. Use na yung mga battery na ginamit, kaya ganyan. Ang bilis bumaba ng battery. So sa 500 watts, ilang minuto lang yun. Hindi ko na na-timingan siguro. Wala pang 10 minutes. Matay na. Ewan ko, nalobat ba o ano? Hindi ko sure. Charge ko lang ulit at gusto ko pa ulit i-torture test. Meron tayong around 1,000 watts na water heater dito. Ito ang itatry nating isaksak. Masusunog na kaya. Hindi niya kaya. Ayan, namatay na. Nag-stay lang sa 500 watts. Teka lang. Monitor ulit natin yung voltage. Ayun, mabagsak nga. At nawala na. Nagtatry bumalik. Wala na, namatay na. O, namatay na ulit. So, hindi niya kaya. Hindi talaga siya 1,000 watts. 500 watts lang eh, yung safe natin. Tapos pag nagsasaksak tayo ng additional, namamatay na. Sa size pa lang kasi nito, kung i-compare natin dun sa Convex natin na 1,000 watts din, mas malaki yung inverter nun compared dito. So baka mga nasa 500 watts to 700 watts lang to. Kanina ko pa ito tinitest at mukhang 550 watts lang talaga siya. Ito, papakita ko sa inyo kung ano nangyayari. Kasi meron tayong, ito yung halogen bulb, 500 watts. Tapos meron tayong incandescent bulb na 100 watts. Tapos meron tayong LED lamp dito na 50 watts. May dalawang clip fan. Sabihin na natin 8 watts isa. Tapos laptop charger. Ito nakasaksak dito na around 30 to 45 watts ang kinukuha niya. Tignan nyo kung ano mangyayari kapag nagsasaksak tayo. Una yung halogen lamp natin. Ayan. So 463. Ayan. Dagdagan natin ng 100 watts. Dapat nasa 563. Tignan nyo yung voltage natin. 218. Ayan. Bumababa yung voltage. Kapag naglalagay ng load, 220 kanina yan. Ngayon, 213 na. So, bumaba na yung voltage. Tapos, yung wattage natin, ayan o. 531 imbes na 560 something. Tingnan nyo, 100 watts talaga yung incandescent bulb natin. Ayan, 96 watts yung kinukuha niya. Pero kapag dinagdag nyo yung 96 tapos 450 dapat, ito, mas mataas dapat. Pero 528 lang yung nakukuha. Pagdagdagan pa natin ng mga fan, sa pang clip fan, nakita nyo, bumaba pa lalo. Ayan, bumababa yung wattage. Tapos LED lamp. Wattage na natin 518. Tapos maglalagay tayo ng 50 watts na LED.
Tignan nyo, nagdagdag tayo ng 50 watts, pero hindi tumaas yung wattage natin. 500 watts pa rin. At yung voltage natin bumabagsak. So, hindi maganda yung kanyang control ng voltage, yung pag-regulate niya ng voltage output. Tingnan nyo, 191 na lang, imbes na 220 volts. Yung laptop pa natin, bumabagsak talaga yung voltage. Nagdagdag tayo ng mga 20 to 40 watts, hindi tumataas yung wattage. Kasi nare-reach na nga natin yung limit nung inverter natin. So, hindi siya talaga rated as 1,000 watts. 500 watts lang. At yun nga, nung nakita natin yung inverter ay maliit nga lang siya compared dun sa 1,000 watts ng Convex. Yung Convex natin, na-try talaga natin, kaya niya umabot ng 1,000 watts. Eto, hanggang 500 watts lang. Tapos, bumabagsak na yung voltage niya. Ewan ko kung bakit hindi niya kaya ma-maintain yung voltage. Dapat, kahit dumadami yung load natin, ito try niya i-maintain yung 220 volts natin. Pero ito, hindi. Bumabagsak yung voltage kapag umabot na tayo ng 500 watts. Next na pag-uusapan natin ay kung pwede ba siyang i-charge gamit ang solar panels. Nabanggit na natin kanina na wala siyang charging circuit sa loob. Yung pag-charge natin ay directly lang din dito sa DC output kasi nakakonect lang to sa battery. Kaya yung charger natin, pag titingnan nyo yung voltage niya, 12.6 volts. Kasi yun yung maximum voltage ng battery natin. Kaya kahit walang charging circuit dito, safe isaksak yung charger niya. Kasi yung maximum voltage nga ng battery natin, yun yung pre-provide lang nung charger natin. So, hindi niya ma-overcharge yung battery. Plus, meron din siyang BMS na magpro-protect sa kanya kapag puno na yung battery. Pagdating sa solar charging naman, ang protection mo na lang dun ay yung BMS. So, kapag naging full na yung battery, mag-stop na yung BMS na mag-charge. Yung solar panel natin, kahit mataas ang voltage na gamitin nyo, siguro mga 25 volts. Ay safe pa rin sa kanya. Tapos hindi pa efficient yung charging kasi nga hinihila lang nung battery yung voltage ng solar panel. Na-demo na natin yan dun sa Thunderbox na power station. Kung gusto nyo i-charge ito ng solar panel, panoorin nyo yung video na yon. Ma-apply nyo pa rin naman yung ginawa natin doon dito. Kasi pareho lang naman yung gagawin nyo. Gagamitan nyo ng solar charge controller na ang ginamit natin ay ito. Elejoy. Para dito dadaan yung solar panel, tapos isiset nyo yung voltage nyo to 12.6 volts. Kasi yun yung maximum voltage ng battery natin. So, ayun po. Ganun po ang gagawin nyo kapag gusto nyo i-charge to ng solar. Pwedeng directly pero hindi advisable at hindi safe para sa battery natin. So, pag-usapan na natin yung pros and cons. So, unang-una sa pros, isa lang ang naiisip ko, price. Kasi mura siya. Meron ka ng 500 watts na power station at around 200 watt hours na capacity ng battery. So, yun lang. Yung mga naiisip ko na, nasa cons na lahat. Unang-una para sa akin ay negative na ang power station kapag false advertising yung ginagawa nila. Kasi sinasabi nila tong 1,000 watts, pero nung tinest natin, nasa 500 watts lang. Yung battery, ewan ko kung saan nila kinuha yung amp hour na ina-advertise nila, pero around nasa 16 to 20 amp hour lang yung nakuha natin. Tapos walang charging circuit yung dito sa charging niya, so hindi efficient kapag magcha-charge ka ng solar panel. Tapos, 50 Hz pa siya. Hindi mo pwedeng mabago. Ewan ko kung pwedeng ma-modify ito, pero out of the box, 50 Hz siya. So, ayun, yung charging niya, meron ka lang 60 watts na charger. Aabutin ka ng 3 to 4 hours bago mapuno. Sa price niya, pwede ka nang bumili ng TechnoAmp kasi yung TechnoAmp, halos magkapresyo sila. Mas makikita mo, mas ma-feel mo na mas solid yung power station na yun. Although, 300 watts ang yung inverter. Eto, 500 watts. Kung pwede ka pa magdagdag ng konting budget, pwedeng eto na ang bilhin mo kasi mas mataas yung capacity nito compared dito. Tapos 600 watts yung inverter, meron ka pang power delivery na 100 watts, pwede mong i-charge gamit yung USB-C. Eto hindi, output lang to, eto input-output. At kung meron ka pang dagdag ng budget at ayaw mo yung Thunderbox, pwede yung Blue Yeti na ang kunin mo, yung EB3A. So, mas mabilis na ang charging nun, mas okay yung battery kasi yung battery nito, isa pa use na battery. Kaya nung tinitest natin, makikita nyo ang bilis bumagsak ng voltage. Sign yun na hindi maganda ang battery. Mataas na yung internal resistance ng battery. Kaya kapag under load, bumabagsak agad yung battery. At kapag tinanggal mo yung load, makikita mo biglang tumataas ulit yung voltage ng battery. So, hindi maganda yung battery kasi use. So, ayun po. Medyo mataas yung expectation natin dito. Pero nung tinest natin ay
bagsak nga. Marirecommend ba natin? Ay medyo hindi. Kasi sa price niya nga, konting dagdag na lang, meron ka na mabibiling mas maganda. At kung hindi mo naman need yung pure sine wave, mag-van pa ka na lang. Kasi halos pareho lang sila ng build quality ng van pa. Mas maganda pa yung battery ng van pa. Ganun lang din yung van pa. May inverter at battery. Wala rin charging circuit. So halos pareho sila. Pero mas maganda yung battery nun at mas mura yon. So yun po. Pag may katanungan pa po kayo tungkol sa power station na to, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe. And I will see you again next time. Bye!